Tayo po manalangin. O maraming salamat Panginoon sa umagang ito na kami po ay nagkatipon-tipon muli upang purihin kayo sa Espiritu at katotohanan sa amin po mapapakinggang mga lesson na galing sa Biblia. Na ito po ay matanim sa aming puso't isipan. Maging mapalakas sa amin sa araw-araw namin pamumuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Magandang umaga at happy Sabbath sa inyo mga kapatid. Kumusta pa kayo? Mabuti kaysa dati. So, thank you brothers and sisters na ako'y binigyan nyo ng pagkakataon na magdala ng ating lesson study ngayong Sabbath. So, I was approached last time by Brother Arian. And then I studied it yesterday. Actually, hindi naman ako magaling mag-lesson talaga. But then, I know that may napag-aralan kayo sa ating lesson, no? At itong mag-share tayo ng kahit konti, no? Alam ko na may alam kayo sa ating lesson, may napag-aralan kayo. So, ano nga yung title ng ating lesson ngayon? Ngayong week, sino nakapag-aral? Ha? Education in the Garden of Eden. Education in the Garden of Eden. Ating memory text ay matagpuan siya sa Job 36 verse 22. It says, "Behold, God is exalted by His power, who teaches like Him." Before that, let us pray. Our dear, kind, loving Heavenly Father, we would like to thank you, dear Lord, for the opportunity that you have given to us to worship you this Holy Sabbath day. Lord, thank you for gathering us here once again to hear your words, to be strengthened us by your words, and to strengthen our faith. O Lord, we invite your presence to be with us. Help us as we study the lesson, as we study your words. Give us knowledge from above so that we can understand, we can comprehend upon it. We will share all the things that we have learned from this lesson study so that all of us will be strengthened, O Lord. Help us. Thank you for hearing this prayer. This all is in Christ's name I pray. Amen. So, education in the Garden of Eden. Who among you here had studied at the public school since elementary and high school? Brother Arian, no, we are not exempted to that. Oh, hindi tayo sa ano eh, sa malayo tayo sa Adventist school. So, we rather choose at public school. Elementary school and high school, public school. So, I remember in our, when I was in
high school and in elementary, you know, sa study ng malaki talaga ang diferensya ng Adventist school kaysa public school, di ba? Kung titingnan mo naman yung tinuturo, ay malaki talaga ang diferensya. When I was in high school, syempre, isa na doon na tinuturo ang about sa evolution. Evolution theory. And, you know, Big Bang theory. Mga ganun mga tinuturo. Sa social social science, no? Ganun ang tinuturo, yung pinaka-introduction, yun talaga yun. Maliban pa doon, ay marami pa. Yung mga Catholic faith ay doon talaga ay pinapa-apply sa mga estudyante. Kung ang estudyante ay hindi nakakarabasa at wala talagang may alam sa Biblia, ay talagang madaling madideceive, talagang madaling madadaya. At marami pa yung mga pagpipray sa statue, no? Sa mga estatwa, mga pagkukross. At yung mga estudyante ay, sir. Public school. Okay. Salamat po, sir. Ganun po talaga, we cannot say that they should not be teaching that way. It is because it is founded in the philosophy where they have been exposed and taught. Ganun din naman yung napasok dito sa atin na hindi Adventist. They are also, sabi nila, ano ba yan, ba't kami napipilitan sumamba ng Sabbath, hindi mo dapat sumamba. So, we have to look at it at both perspective. The educational system is actually founded based on the philosophy for which that institution stands for. So, we cannot say na bakit ganun tinuturo, we have to understand that it is part of the philosophy where the leaders has been founded for. But nevertheless, ang kailangan pag-usapan natin, ngayon na kayo inapasok na sa Adventist institution, what changes and improvement have we learned? Ayun, maraming salamat po, sir, no? So, sa sinabi po ni sir, ay because they have founded in different philosophy or in different religion, shall we say, so, ganun ang kanilang mga pagtuturo. Whereas we are fortunate enough because we are here in Adventist school. Maalala ko nung, idagdag ko pa, maalala ko nung elementary ako, nung grade 3, ay doon mo talaga makita yung lifestyle, no? Merong taliwas talaga sa ano, sa kumbaga, sa taliwas sa tinuturo ng Biblia. At yung mga kanilang mga kinaugalian, kahit pa yung teacher, makita mo parang, no? Meron akong teacher na nung elementary, ay pag nagalit yun, talagang terrible. Matatakot at matatakot ka talaga. Na-experience namin, nung grade 3 kami, yung mga classmate namin ay talagang napakaingay sa loob ng room. Alam mo naman, grade 3, minsan grabe, magbintuhan, sigawan, lahat-lahat. Minsan may nag-aaway pa. Ang ginawa ng teacher, dahil sa inis niya, nilock niya, sinaran yung pintuan at yung bintana at pinatay ang ilaw, nilock. Ang mga estudyante ay nasa loob para ng preso. So, yun ang ginawa niya as punishment. At titingnan niya kung sino yung tahimik, yun yung papalabas. Mabuti na lang, mabait. Mabait ako that time. So, ayun. Marami talagang, malaki talaga ang pagkakaiba when it comes to, you know, in public or, whereas, yeah, we are fortunate enough that we are here. Even a working student, even we are just working student, you know,
we are fortunate, no? Ang laki ng learning, ang laki ng ating napag-aralan, mga kaalaman, no? Patungkol sa ating Panginoon. Napakaganda ng education ng ating ng tinuturo ng ating school, no? Pag sinabing Adventist school, developing you, transforming you through the wholesome study, through the Word of God, no? Well, this morning, we will study the education which is first founded by the Lord, no? Education that was first founded by the Lord where? Saan? In the Garden of Eden. Ito yung sinasabi pang, ito yung pinaka, matawag natin na model, no? Model. When it comes to Christian education, kaya ng ating school ay in the midst of the nature. Nawaganda, parang garden, nasa Garden of Eden tayo. No, makita mo talaga yung, kahit na the world is corrupted, no? The world is really corrupted. But somehow, makita mo pa rin yung creation ng Panginoon, no? Makita mo pa rin ang the beauty of the nature. Yan. So, ngayong umaga, ating pag-aralan ang sa book ng Genesis, no? Sa book ng Genesis, ano ang kalagayan nila ni Adan at saka ni Eva nung time na hindi pa sila nagkasala? Ano ang education? Ano ang kanilang education at the time? Paano sila nag-aaral, no? Paano sila nag-aaral? Sino ang kanilang teacher? Ano ang kanilang pinag-aaralan? No? So, yun ay pag-aaralan natin ngayon para sa ating lesson review. So, ang Genesis 2 and 3, ito ay tungkol sa paglalang ng tao at kung paano sila nagsalangsang o kung paano sila nagkasala. Pero makita natin dito ang beauty, no? Before pa sila nagkasala, kung paano sila tinrain ng Panginoon inside the Garden of Eden. Sabi pa sa education page 20, the system of education instituted at the beginning of the world was to be a model for men throughout all after time. As an illustration of its principle, a model school was where? Model school was in Eden, the home of our first parent. The Garden of Eden was the schoolroom, and the nature is the lesson book. The Creator Himself was the creator, the instructor, and the parents of the human family were the student, Adam and Eve. Unang tanong, at the very beginning, why did God create Adam? No? Why did God create Adam? Sa inyong palagay, alam ko napakadaling sagutin, no? Brother Arian. Magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Base ho sa aking pag-aaral at sa naaralan ho namin bilang mga theology,
ang isa po sa mga dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng bagay sa sanlibutan kasama ng tao is because of the love of God. Hindi lang yun ay represent na siya ay love of God dahil ang lahat ng creation o creatures ay nilikha sa pamamagitan sa pagmamahal niya sa kanyang anak na si Jesu Kristo. At kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, dahil gusto o doon sa pagkalikha, babansinin natin yung pitong araw. Yung araw doon na ikapito ay araw ng Sabbath. Ibig sabihin, yung araw na ikapitong araw ng Sabbath na yon ay kasama gusto ng Diyos na kasamang magpuri yung kanyang mga nilikha. Pangalawa, yung tao nilikha dahil according to Genesis 1 verse 26, ay nabigyan ng pagkakataon na ang lahat ng tao'y maging kabahagi o katiwala sa lahat ng nilikha. Meaning to say, ang tao ay binigyan ng pagkakataon o nilikha para maging katiwala sa lahat ng likha. Bakit po? Kasi ang tao ay, according to Genesis 2 verse 7, ang tao ay nilikha ayon sa uri ng Diyos. So meaning to say, yung balancing pag-iisip naroon. At ang tao lamang ang may kakayahang mag-alaga o mangalaga ng lahat ng nilikha. Meaning to say, katiwala ang tao sa lahat ng nilikha. Maraming salamat, Brother Arian. No? Kumplito na po yun. No? Kumplitong detalye na po yun. Dagdag pa po. Ayun. Thank you, sir. Ito po yung susugsabi ng get ng ating makisig na pastor, young pastor. Tama po yung sinabi niya na lahat ng ginawa ng Panginoon ay bounded with love. The question is, how is it that love has been transferred to human beings? Sabi po sa Genesis 2:15, ayon po sa Education, chapter 2, to Adam and Eve was committed the care of the garden to what? To dress it and to keep it. So when you say to dress and to keep it, it is a solemn responsibility that God Himself endowed or has given it to Adam and Eve. Why? Because since they are stewards, tama yung sinabi ni kapatid. Ano ba sa Tagalog ng stewards? Katiwala. So ibig sabihin, meron siya yung full responsibility. Nagtitiwala ang Panginoon, kaya ibinigay ang tinatawag nating solemn responsibility sa ating first parents. Sabi rin po, let me continue. Through rich in all the honor of the universe could supply, they were not idle inside the Garden of Eden. Bakit? Because useful occupation was appointed them as a blessing. So definitely, since garden yan, okay, Garden of Eden, alangan mag-fishing sila. So definitely, what is the expected occupation? Agriculture, gardening, okay, love of animals, related to that. What else? To strengthen the body. Why do we find that Adam and Eve has a good, sound body? Ay, siyempre, surrounded by your nature. Everything that they eat is fresh fruits and vegetables. Okay? No pollution at time. So, eventually, our parents have a sound body, mind, and soul. Bakit pa? Aside sa blessing to strengthen the body, to expand the mind, and of course, to develop the character. What is that character? God-likeness character. And what else? Since God said, for God so loved the world, so therefore the love must be expressed between the two because they were the two human beings during the time. What else? They expanded that kind of love or extended that kind of love where? Among the animals, among the plants. That's why in my class in philosophy of biology, I always emphasize that. The first kind of work given to Adam and Eve was to be caretakers of the garden in Eden. Both the plants, animals, and everything. So what is being reflected now? Okay? Oh, halimbawa, lagyan natin sa practical application. How does your parents show you that love? Number one, bata pa lang tayo nung unang panahon, kami kasi kami palubog na. Eh, kayo palitaw pa. Okay? So, sa panahon yun, anong ginagawa ng ating parents? Itinuturo tayo magwalis-walis na. Okay?
Pag medyo tayo ay sumasablay din sumusunod, dapat pagsabihan tayo, bakit? Because there are two ways in which we could be led. Sa magandang salitaan at sa madilis na paspasan pag hindi nakukuha. So, it is now being transferred. The character of us is what? Sin in the parents, so much so with God the Father. Through that, He gave the responsibility to Adam and Eve that the love be reflected and manifested from there on. So yun, napakaganda. Kasi nung ikinreate si Adan at saka si Eva, they did not live in idle way, di ba? Sila ay binigyan ng work, mapagpawisan, no? At hindi lang sila naglakwat siya, no? Maraming responsibility ang binigay sa kanila pag titake care sa mga hayop, sa nature. They become a steward of God's creation. Yun ang example na ano na ibibigay din ng Panginoon sa atin, no? Kasi may kasabihan na idle mind is a workshop of evil. 'Di ba? Pag wala kang may ginagawa, iba ang nasa isip mo. And that in your mind will lead you to temptation, will lead you to yield temptation. If you remember the story of David before he committed the adultery, yun ang nangyari. Hindi siya pumunta sa labanan, kundi doon siya nanatili sa kanyang palasyo. And then, because wala siya may magawa, iba ang nagawa niya. So, idle mind is a workshop of evil. So, yan ang encourage ng Panginoon sa atin. Especially for us working student, right? Especially for us Christian. Kasi tayo ang nakakaalam ng katotohanan. Tayo ang nakakaalam kung ano ang dapat na i-lifestyle natin, no? But as we go on with our lesson, there is an abrupt change or abrupt shifting of the story. And we all know about that later, Adam and Eve committed sin, no? Committed sin against God. Now, in Genesis chapter 3, the serpent, you know, ang serpent at the time, nabanggit sa ating lesson that aside from the animals that God created, it has a very different aspect. You know, the Lord created the world perfectly good and very good, no? The Lord pronounced that. But in the serpent, it says here that the serpent is more subtle than other beasts. Or in other translation, cunning. What is this word? Because it has a negative, you know, negative element. Kung sa sinabi pa ng lesson, negative element na na-introduce. And we all know na behind the serpent, it is Satan, no? Satan used the serpent. Ano ba yung word na subtle and cunning? Sino ang makapagbigay ng meaning of this? Because it is reverse than good, no?
Kumbaga, sa Tagalog pa, satile or cunning, mapanlin lang. Tama ba yun, sir? Mapanlin lang. Deceiving. No? Deceiving. Mapagtukso. How come that animal without feet? Tinukso si Adan, ay si Eva. Okay. Iba. So that actually is a temptation eh. First time mo, halimbawa dito sa loob ng AUP, nakakita kayo ng ibon. Nung nakita ko yung ibon na yon, halimbawa, maliit siya with a white color over here, na-amaze ako kasi iba yung tunog niya. So I believe it was also a deception, a part of Satan's strategy to use something that is so unique that they have not seen. Kasi ganito naman kahit sa atin, you go around, observe things, pag nakikita naman, usually, hindi natin pinapansin. Totoo, mga kapatid? Pero pag merong kakaiba, aba, ngayon ko lang nakita to. Aba, iba ang kulay nito. At higit sa lahat, nagsalita. Tama po ba, mga kapatid? That attracted our first parents. Deceiving because number one, the physical appearance is so unique. Okay? Kakaiba talaga. Na hindi na nakita sa loob ng Garden of Eden. That's why we call it as a deceiving point. Number two, it started now to talk. Eh, ang perot nga eh, pag nakakita tayo ng perot, o yung mayna, pangit mo, pastal ba itong ibon na to ah? Pero pag sabi lang, good morning, uy, nakakatuwa, nagsasalita. Am I right? But this kind of, sabi nga, serpent, is different because it can have a complete sentence. Whatever you say, sasagot. Di po ba? So that makes it a second reason why this animal is said to be so deceiving. Beautiful, but yet deceiving because it has the ability to speak. And when it speaks, sabi nga dun sa ano, it just contains a hypnotizing ability. Ano ba yung hypnotizing ability? Hindi mo maaalis ang focus mo sa kanya at patuloy kang magsasalita at kakausapin yung creature na yun. Sabi na, nakuha ko yung word beautiful and deceiving. Napakadelikado, Brother Arian. Maganda! Nakakalinlang. Ginagamit ng kaaway. Maganda at nakakalinlang. Kaya, napakadelikado. No? Okay, Brother Arian. Napaganda, Brother Arian. When it comes ho sa pagtukso, hindi ho lalapit ang kaaway na mapangit. Yes. Tatandaan ho natin, sino ba ganamang tao ang gustong lumapit o gustong makita yung kapangit-pangit na isang bagay? Tama? Ikaw, tatanungin ko kayo. Gusto nyo bang lumapit doon sa pangit na mukha? O doon sa pangit na halimaw o anumang bagay na iyan. Diba? So, meaning to say, during that time, yun yung nakita ni Satanas na siya yung pinakamagandang nilikha during that time. No? At yung mapupulutan natin ng aral na yon, tatandaan ho natin, ang kaaway hindi ho yan lalapit kung ano talaga sila. Ang kaaway ay gagawa ng mga pamamaraan para malinlang ka. Tama ho si Sir, yung kanya pong ano, na lumalapit ang kaaway na maganda. At sino ba naman sa atin ang gusto talagang makakita ng ganun? At talagang napakatalino ng kaaway. Lumalapit siya na talagang alam niya doon sa taong yon ay madideceive niya. Doon? Kaya gumagamit talaga siya, and even though there's a lot of snares, Satan's snares dito sa mundo. Hindi lang yung mga hayop na magaganda, mga gadgets, lahat-lahat ginagamit niya para ma-deceive ang tao. Ayun, no? Thank you. So, sabi po ni Brother Ayan, walang may temptation na pangit. Maganda talaga. Yun talaga ang makakatempt sa'yo. At yun ang gagamitin talaga ni Satanas para hindi ka makatanggi, no? Sa temptation, grabe. So, makita natin dito, sa Genesis 3 verse 1,
kung paano tinemp si Eve ng serpent. Now, in their conversation, bakit si Eva nadaya, no? Bakit si Eva na yield into temptation? Na pwede niya namang maiwasan yun, di ba? For example, nagkaharap na sila ng serpent ni Satanas. Pwede niya naman siyang umiwas doon. Or, for example, nag-ausap na sila. Sabi pa sa ating lesson, pwede naman siyang umalis muna at mag-inquire muna sa Panginoon. Ano nangyari? No? Na talagang ma-amiss ka. Bakit siya doon nakatutok na? Bakit nakafocus na siya doon sa serpent at hindi mo lang siya nakatanggi? Grabe, mysterious na talaga ang ano, no? Pag ang, you know, ang kaaway, pag nag-detempt sa'yo, gagawin niya yun lahat para hindi ka makaalis. No? Talaga ang trapment doon ay napakalakas na parang hinihila ka. The gravity will pull you. No? Talagang hilain ka. Yun ang kaaway. So, but here, in Genesis 3 verse 3 verse 4, sinabi ng serpent sa kay Eve tungkol dun sa kahoy, that the time that they will eat, they will not surely die. You know, dito makita natin dito, ito ay inulit ni Satanas. Yung word na hindi nabanggit ni Eva. Sabi nga dito okay, babasahin ko. Okay. But the fruit of the tree which is, okay, itong sabi ni Eva. Sa serpent, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither ye shall touch it, lest ye die. There is a missing one. Ano ang missing dito? Okay. Alam ko nakapag-aral kayo ng ating lesson eh. Anong missing dito? Anong word, particular word na hindi nabanggit ni iba na nabanggit, na binanggit sa kanya na serpent? Anong missing word dito? Sir? Die, mamatay. Maliban pa doon. Kasi sabi niya dito, neither shall ye touch it, lest ye die. Alam niyo kung anong missing dito na sinabi? One particular word na sinabi doon. Hindi. Sinabi doon ng Panginoon that you will surely die. Surely die. Pero ang sinabi na, lest ye die. There is a difference, di ba? Pag sinabing surely die, yun ang nakalimutan niya talaga. No? Yun ang talagang nakalimutan niya. Or baka hindi niya lang tinake seriously ang sinabi ng Panginoon. Kasi sabi dito sa lesson, she did not take seriously for what has been said. No? Hindi niya tinake seriously. Kumbaga, ganito, for example, may mag-tempt sa'yo, tapos sasabihin mo, ay hindi, bawal yan sa amin, kasi ganito, ganyan, ganyan lang, ganyan lang. Oo, ganyan. She didn't say it is seriously. Hindi siya talagang strong ang kanyang objection doon sa temptation. Kasi hindi niya na magit that surely, the word surely, yun ang missing word
na hindi niya nabanggit. At ang missing word na yun ay siyang ginamit ni Satanas, binalik sa kanya. And we all know, as we look forward, we all know that Eve was tempted into sin. Okay, sir. Pansinin muna natin yung isang tanong muna, bakit si Eva ay natukso? Okay. Si Adan at saka si Eva ay, sabi sa Biblia, ay mag-asawa na. Mm-hmm. Ano bang ginawa ni Adam at si Eva lamang ang namasyal doon sa Garden of Eden? Okay. Kaya natukso, marahil si Eve ay siya ay nagdesisyon sa sarili niya. Ang sabi ng Panginoon ay binigyan ng instruction ang dalawa. Subalit, ano ang nangyari? Sa halip na yung Panginoon ang susundin nila sa instruction, ay iba ang sinunod. Pinakinggan niya yung hindi yung nag-utos sa kanya na original. So, ang ano niyan, dahil humiwalay silang magkasama, ay siya ay nakapag-desisyon ng sarili nila. Okay. So, mag-asawa sila, lalo na kung bagong kasal, no? Mag-asawa sila, ay dapat sa lakad ay hindi sila maghihiwalay. Oh, mag-asawa. Eh si iba lamang ang nag-desisyon doon sa pagkarinig niya ng panunukso. So, kaya na kasi dapat siya ay makinig sa kanyang asawa. Asawa. Balit, hindi niya ginising, hindi niya, kung natutulog si Adam, hindi niya ginising, oh, mamasyal muna tayo, darling. Oh, mamasyal muna tayo. Bakit nagsulo siyang namasyal? Hmm. Kaya doon, nakasumpong siya ng kakaiba. Kaya yung kakaiba, yun. Nakita niya yung ahas na napakagandang hayop, subalit nagsasalita, bah, may ibang tao pala rito. No, di ba? So, kala ko kami lang niyang aking asawa ang tao rito, pero mayroong ibang nagsasalita. So, yun ang ano niyan, yun ang ipinagtaka na bakit si iba ay nandoon sa lumapit siya doon sa ano. Ay, ang sabi ng, napakaliwanag yung sabi ng Panginoon, hindi pwedeng hipuin. Mm-mm. Hindi pwedeng kainin. Ang sabi, surely die. Tiyak na mamamatay kayo. Ay, anong panlilindang ang ginawa ng ahas? Ako nga, hindi ako namamatay. Nandito nga ako sa kahoy na ito. Tama nga, no? Sa kahoy na ito. So, ating tandaan na yung mga katulad sa atin na mga nagkaroon ng kasama sa buhay, hindi natin sila iiwan. Hindi natin sila pababayaan na siya ay nandoon lang. Para mayroong, kasi ang 2 better in 1, di ba? Ang dalawa ay mas mainam kaysa sa dalawa. Hmm. Kaya, yun ang ano doon. Kung nandoon sana siya, ay sasabihin ni Adam na, wag at sinabi ng naglalang sa atin na ganito. So, yan ang napakainam doon na sana sila ay laging magkasama, gayon din sa bawat isa sa atin. Laging mayroong kukontra, mayroong sasangayon, mayroong lahat. Kaya, ibig sabihin, yung ang ating susundan, yung nagbigay sa atin ng instruction. No, you know, dahil sila ay magkasama, no, dapat hindi sila nahiwalay sa isa't isa. Yun ay para sa mag-asawa. How about naman sa ating mga young people? No? Na yun, andun pa rin yung ano, andun pa rin yung hindi tayo mahiwalay sa aral. Anong gagawin natin, mga young people?
Basically, no? Basic lang. Always read the Word of God. No? Always take the message from the Bible. Take heed. The message from the Bible. Yun lang ating pananggalang sa bawat isa. So, Pastor. May tulong na ako konti. Kasi, ang problema nito is simple thing. If the holy angels in heaven were deceived, who is Eve not to be deceived? Think of that. Where there is a perfection and holiness in the presence of God, because doon, sabi ni Ellen White, kahit na yung mga angel, hindi nila alam. Kasi secrecy in praise of God, pero rebellion. So we need to understand the theology of deception. Hindi mo ma-blame si Adam kasi they were already warned that there is an angel. Jesus talked to them, the Father talked to them, the Holy Spirit and the angels, every day they are warned. But the devil is a very smart. He deceives doon sa langit. Kaya, when Eve saw snake talking, there was amazement and wonder, pero kung angel lang yun, alam nila. This is a simple logic. Alam nila kung angel yun because they were really told that there was angel, one third of them, and this angel is, he lost his dominion, he tries to get this planet Earth that I give you, that you are really in charge of planet Earth. So, you can be amazed sa deception. And deception is very tricky. It started with a doubt. Doubt. Did God say? Doubt of authority of who was saying. But you need to understand also, kailangan natin maintindihan. When Jesus instructed Adam, Eve was not there. You need to understand scripture. Pag binabasa nyo yan, after he instructed, that's the time he created Eve. So Eve has a second way communication. He did not get the full. Right? But they were aware of the warning. Kaya dito tayo ako sa lesson natin ngayon. Why? Because deception really is so dangerous. There's nothing you can see. Sabi pa ni Ellen White sa Patriarch and Prophets, the voice of the snake was musical to her ears. So amazed. And he said, yeah, because you will be like God. Did you see the temptation? Who will not be like God? Look at all 36 million Buddhists. All of them are thinking that one day they will become gods. Why? That's why they try to avoid karma. Diba? Makita mo ang mga Buddhists, most of them, especially Jain, are the most honest people. Ito, iiwan mo ito. $100, cellphone dyan. 6 months to 1 year, hindi yan nawawala. They are honest. But Christian, iwan mo ang Biblia mo sa PIC. This is a challenge. This is a challenge. So, we need to look at on that because this, the lesson is very good. So, what we need to understand, ganito. I want just to share to you. Ang problema sa atin, pati ako, tayong lahat, pinag-aralan lahat ni Satanas paano tayo ma-deceive. Pero hindi tayo nag-aaral, paano natin siya i-prevent? This the reality. This the reality. Ellen White says, every person on planet Earth, he studied in what way they could have deceived. He did not study his people because that belongs to him. But he is so interested with God's people who are claiming that they are really God's people so that they will be on his side on the end. Yan ang malaking problema. So,
I hope we understand this kind of deception. Di ba? Kasi ang deception, simple lang eh. Pare-pareha. Oh, because, kung ang deception ay lantara na, iba talaga. Ilarang tatits. Oh, ayaw na kong ilara. Klaro ka ng imo, tikas. Oh. Pero pag pareha, sasabihin mo, sino kaya? Ako, may classmate ako na identical twin talaga. Yung mga dalawang magkapatid na kambal na kwan. So, classmate ko yun, hindi ko talaga, pero ang binabantayan ko lang, yung legs ng isa. Kasi ang isa may nuna lang, isa wala. Sabi ko, ito si Marilyn, ito si Marilo. Pero ang boses, I tell you, sabi ko, pag nag-asawa ito, pagkatapos, I tell you, magkapamalaan talaga. So, we need to look at the distinguishing mark, which is truth and which is. Okay? And I hope you can understand that. That's the most important in our lesson, that we understand the theology of deception. Diba? Kasi marami tayo eh. Simple lang sa atin. That's my right. This is what I know. Yeah. But what you know is not the whole truth. We have not yet arrived. Okay, thank you. Maraming salamat po, Pastor. So, yun po, no? Alam nyo kasi, ang minsan ang deception at saka yung truth ay kung hindi mo siya talagang pag-aralan ng maigi, kung hindi mo siya mababantay ng maigi, talagang masabi mo na parang walang pagkakaiba. No? Parang walang pagkakaiba. Kaya, sometimes, no? We give in. Akala natin totoo pa. Akala natin katotohanan. Kaya pala, it's deceiving us. No? It's deceiving us. One strand lang ang kanilang anyon, pagitan, one strand. Pag sumimplang ka, you will be deceived. So, ngayon, dahil na-deceive si Adam at saka si Eve, ano naman ang sabi ng Biblia sa atin? Ano naman ang ma-advise ng Biblia sa atin? Kung titingnan natin dito sa 2 Peter 1 verse 3 to 11, meron dito si Apostle Peter na advice para sa atin that in times we deceive, we can overcome. Okay. So, sabi dito. It says, according as His divine power hath given us unto us all things that pertains to life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of divine nature, having escaped corruption that is in the world through the lust, and besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, charity. So makita natin dito, diniin ang ating lesson ang knowledge, no? Knowledge. Kasi sabi dito, knowledge is, what is this? The true education will lead to true knowledge. And this knowledge is the knowledge of Christ. Knowledge of Christ. Yun ang sabi ng Biblia at yun ang advice natin ng Biblia. Knowledge of Christ. Knowledge of, in other words, knowledge of God's Word. Knowledge through the Word of God. No? And that is the true knowledge. Sa panahon ngayon, makita natin na napakarami talagang knowledges ang ating matutunan.
ang ating napapag-aaralan, ang ating na-encounter every day. Especially today, because we are in the modern time, our technology, no? Ang ating internet, no? Maraming talagang i-cater sa iyo lahat-lahat ng knowledge na nandun, whether it is good or bad. Especially pag hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka nag-aral ng Biblia, pagpanood mo dun sa YouTube, pagpanood mo dun sa Google, o pagpanood mo dun sa Facebook, syempre, ang temptation ni Satanas ay talagang napakasatel. Na yung, kumbaga yung, mga, yung mata mo ay talagang ma-attract doon. No? Ma-attract doon. So, you know, ang media, ang internet, maliban sa useful siya, ito din ay ginagamit ng kaaway minsan, no? Ginagamit ng kaaway. Especially pag hindi mo ito, minsan ay yes. Palagi. Opo. If you look at our internet, yung mga website sa Adventist, 40 website na may tatak Adventist, 37 of that are from the offshoots. Just imagine that. Tapos sabihin natin na sometimes, open times. What we need, tama yung sinasabi niya. We need to understand knowledge of Scripture. Knowledge of Scripture. Kasi, grabe talaga ang pagkuhan. Kaya, sabi ni Ellen White, in the last days, people, because of this, they are confused. Once a mind is confused, they do not know which is right and wrong. That's our dilemma as people. Yeah, almost the same. Oh, almost the same. Kasi, oh, may elder kami noon, ha? I just relate an experience. May elder kami. Tapos, sabi niya dyan sa pulpito, pag nakinig ako sa Iglesia ni Cristo, tama. Pag nakinig ako sa Baptist, tama. Makinig ka sa Adventista, tama. Sino kaya ang tama? Oh. I have a student who is now a pastor in Tagum. Ganun niya, sabi niya, maganda talaga, oh. Kasi may nag-imbitar doon na Baptist sa church, sa aming school, na once save, always save. Naku po, wala ako doon. Pagdating ko, nagkagulo ng mga estudyante, siya, tama lahat ng pastor na once save, always save. Sabi ko, tatamaan kaya ta sa akin. Sabi ko, anong tama? Once save, always save? Sabi ko, for example, if Judas was chosen, why he was not continually saved? Sabi doon, I can present a lot of that. Sabi ko, huwag niyong ayusin kasi pag nagpastor kayo, sasabihin niyo, tama yan kapatid. Pagbalik sa Panginoon, tatamaan kayo. So, we need to really look at which is true because sabi niya, which is correct, is exactly similar na magkapareha. Diba? Oh, ngayon, diba, laganap ang fake dollars, 100 pesos, 500, 1,000. How do you know it is fake? Kaya hinahanap ko yung fake ng, kasi sinuklian ng anak ko, sabi ko, oy, ching-ching, saan mo nakuha ito? Sa store. Sabi ko, oh, tingnan mo ito, fake ito. Sabi ko, ibalik mo doon siya, baka ako pang pagkamalaan na nagdala doon. So, kasi makita mo talaga, is a fake. Pero, if your eyes is not trained to look at where is the most important, do not look at the fake. Look at what is the genuine. Tulad din sa atin. Ang problema sa atin, di ba? Yeah, ang daming pumunta doon. Kaya ang daming question about Ellen White. Kasi doon sila nakikinig sa mga kalaban, sa mga kaaway na walang alam. Ikaw mismo ang pupunta na mag-imbestiga kasi yung kalaban bias na yun. So, hindi mo makukuha talaga ang pwesto. Oh. Kasi may nagbabasa lang doon, Allah, basta, saan ang vegetarian?
Well, that's really the problem when we do not know what is genuine and what is true. So yun, maraming salamat, Doc. Ayun. You know, it wala na talagang maibang makatulong sa atin kundi ang Panginoon lang, no? And it encourages us that we should pray for the Holy Spirit to guide us into all truth all the time. Kasi side by side, left to right, the deception is there. No? Ang daya ni Satanas ay nandyan. Paggising mo sa umaga, pagtulog mo sa gabi, Satanas nandyan nakatingin. No? He is deceiving us. Even though the elect, no? He deceive even though the elect. So, ang Panginoon na lang ang ating talagang our defender from the false, from the error, from the wrong. Ang Panginoon, dahil ang Panginoon lang ang napapalakas sa ating panampalataya. At ang Panginoon lang ang nagdadagdag ng kaalaman, tunay na kaalaman kung paano ma-encounter, paano mapanagumpayan ang mga deception na ito. Kaya always, let us always pray to God. Let us always read the Bible. Let us always study diligently the Word of God. Not just to read, but to study diligently, analytically, and critically. So, by that, hindi man tayo malakas sa temptation, but by that, the Lord will help us to overcome the temptation. So, marami pang, mayroon pa kami may dagdag. Maraming salamat, sir. Pagkabi, doon sa Webis, may question na kami doon sa aming family worship. Ngayon, kagabi, para na ulit itong question, ang sabi rito sa number 3 ng tanong, discuss the question of authority and why it is so important to obey that authority. What happens when the lines of authority becomes blurred? How can authority be abused and how do we respond when it is? Dingin natin si Pastor. Mabigat-bigat itong tanong. Okay, una sa lahat, yung authority na sinasabi sa lesson is the authority of God, the authority of God's Word. Pero, whether we like it or not, basta employed tayo, may mga authorities tayo. Okay, di ba? So, ang malaking problema kasi, ganito. When the authorities simply follow the principles of the Bible and what Ellen White says about leadership authority, kasi may book si Ellen White, if only all authorities read that, I think all of us workers will be joyful and happy. But when authorities shift their leadership ideal, kasi ang nakikita ko kasi ngayon, this is my observation, I hope I am wrong. Because anywhere you go, ang leadership natin, kumuha sila sa military. Kumuha sila sa politics. Kumuha sila sa social media. Now, this does not in harmony, is not in harmony with the biblical principle. For example, Ellen White say, kung may leader dyan na maghari-hari dyan, ang pinakamadali dyan is tanggalin siya sa pwesto. Ang tanong, sino ang may kapangyarihan na magtatanggal sa kapangyarihang tao na yan? Di ba? May problema tayo. So, the problem of leadership is that when leadership, makikita natin yan, the best leadership in the Bible was Moses, Joshua, and other Daniels. But tingnan mo, look at the problem of leadership. Of all the kings of the northern and southern kingdom,
How many kings were good kings? No one. It means to say, in general, that's happened to us. Except for a few who repented. Hezekiah. There was no king like him. Solomon was good at the beginning. In the end, disaster. Saul at the beginning, good. In the end, disaster. Why? Because they turn to the left and right, not stay in the center where God's word principle was maintained. Yun ang nangyari. So ngayon, bow heads na lang tayo. Alright? At saka, doon na lang tayo sa corner, magkuan doon, magmormor. Pero pag Sabado, we'll sing, mormor not. Wait and mormor not. Pero hindi yan magtagal eh. Talagang mormorism nandyan na talaga. But here is always the problem of leadership. Okay? Meaning to say, and also the problem of leadership, if leadership would not listen. All of us are leaders. In our home, in our community, all of us. But we need to exercise really the leadership of Jesus, that is servant leadership. Ang problema, sabi ni Ellen White, many who will be assigned sitting in the sacred place of position, they think that they are little gods. You see? But actually, Ellen White says, your position, how noble and high it is, a divine position assigned to you, but there is no period and comma that you will become holy. In fact, if you do not know, you'll act like a little devil. That's what Ellen White is saying. So meaning, but if you are close to God, allow God to be your leader, you are the servant, then your leadership will be manifested. It is a praise and glory to God because you manifested the leadership of the great shepherd. And let's understand that. We are in the world of sinners. Kasama na tayo dyan. So, but there is a God who will help us. One who will help us. So, problem of leadership is really complicated. Kasi may mga tao eh. Oh, kami si Mrs. Sa college pa lang kami. No, sabi ng isang leader doon. Kayo, pag dito ka, kayo side sa akin na leader, yung mga anak nyo, libre. Nako, sabi ko. Ay, ako, hindi ako ganoon ng personality. May hirap ako magsip-sip. Yung sinabihan ko, ano ba ito? May mga leaders na ganoon. May mga sarili kang tao. Ang magandang leader, lahat ay tao mo. Yun, ang tama na leader. Because if one, pag isa ang nasaktan, tayong lahat, because we are of one body. We are as a body. So, ganun talaga. That's your man. At saka, pag iba naman ang isip, allow variation, allow other things, but do not compromise the truth. Yun lang ang alam ko sa leadership na ganun, that we are treated equally. Tingnan mo si Jesus. He knows that Judas would betray him, but he gave him, you cannot find rough words to Judas until his death. Did you exercise the how Jesus preserves such kind of leadership? Really? Because they are his disciples, and in fact, he says, Ellen White says, he was ordained to be a pastor. He was the treasurer. Because Jesus wants that he understood that the leadership of the kingdom is not the leadership of this world. Pero sabi ko, ang problema sa atin, nandito tayo. What is closest to us, that's within to copy. Yun talaga. Thank you. So maraming salamat po, Pastor. Spiritual leadership, oh, godly leaders, yun talaga ang pinaka-ideal. Especially as we as young people, we are trained to be here, to become a leader. But not a leader, not a worldly leader, but a godly one. No? A godly one, a religious, a spiritual leader, that is our
training. So, may madagdag pa. Maraming salamat sa inyong pag-participate sa ating lesson. So, okay na po. Maraming salamat at God bless everyone. For our closing song, shall we all stand and sing He Leadeth Me? 'Let's pray. Our Almighty Father God in heaven, we thank you, dear Lord, for the lessons that we have studied. O Lord, we thank you for you have educated us in this school to develop our personal aspect, the whole aspect of our personality, the spiritual, the personal, the knowledge that we have, the knowledge that you have given to us. O Lord, all of this is for the preparation for eternity. O Lord, help us that we will be trained here according to your will, so that all of us will be equipped in the future soon, that we will ready the people for your second return, and we will be ready enough so that we are ready to meet you in heaven. O Lord, we pray for your Holy Spirit to guide us always as we are developing our individual, our personality is developing into Christ likeness. O Lord,
Help us this Sabbath day that we worship you wholeheartedly. And thank you for hearing this prayer. This all I ask in Christ's name I pray. Amen.